natin siya. Kaya nga yung sa mga TV, mga siya, sa mga sa... So, it's not... you know... For today's topic, I'm going to discuss the framing effect. Minsan, naka-attend ka ba ng seminar? Or napabili ka ba ng isang bagay na hindi mo naman talaga dapat bibilin? Pero feeling mo, dapat okay lang naman na binili mo yun. Usually, this is the framing effect. For example, bilang tao, nadadala tayo na kung paano sila, nila sinabi. Kaya nga mayroong mga salesperson eh. Meron talaga mga tao na magaling magsalita. Hindi naman lahat na sinasabi ng isang tao, ay, totoo. Pero, bakit lagi tayo naniniwala? Kasi it depends on their delivery. Kung paano nila sinabi. And this is why, yung mga impulsive buy, kaya nga sa mga shopping networks, di ba napapabili ka kahit di mo naman talaga sila kailangan. Kasi, because of the delivery, ang ganda kasi ng pag-present nila eh. Kahit sa mga seminars, minsan, naka-attend ako ng seminar, medyo hindi naman credible yung speaker. Hindi ko rin alam kung bakit siya yung speaker. And then, pero paniwala yung mga tao. And then, I realized at the end na, oh, that's because magaling palang magsalita kasi yung speaker. And usually, ang mga taong magaling magsalita, minsan kahit wala naman talagang content or yung quality, even though it's a poor quality dahil maganda ang delivery, paniwala ang paniwala. Meron namang mga seminar, may mga inattendan din ako ng seminar na sobrang boring. Maganda yung quality, kaya lang because of the delivery, aantukin ka talaga. Yun talaga namang, bakit ganoon? Importante naman yung sinasabi, pero nakakaantok talaga. And makikita mo yung umaalis yung mga tao kapag boring yung speaker. So sometimes it's the delivery. Kaya nga if you're a lecturer, if you're a speaker, if you're a teacher, it's important that if you have something to say and it has quality, make sure to deliver it with quality as well. Kasi ang mga tao, minsan, kahit maganda yung sinasabi mo, kahit may sense and significance, kung pangit ang delivery, boring ang delivery, aantokin at maboboard yan. Yun lang naman. Parang ang short nitong topic na to, no? But that is the framing effect. Usually, yung mga tao, sasabihin nila, hindi naman sila nadadala sa mga ganyan, sa mga salita. Pero, only people with intellectual humility can actually accept this effect. Diba? Kung naiintindihan mo na lahat naman talaga tayo, merong limitations and meron tayong mga weak spots. Kahit naman ako, no? Minsan, kapag lalabas ka na sa mall, tapos biglang may magbebenta sa'yo ng something, minsan napapabili ako. It's one of my weak points. Kaya minsan kapag merong nagtitinda sa akin, umaalis ka agad ako kasi baka mapabili ako. And then afterwards, marirealize ko pag nasa akin na yung product. Oh my god, na-frame ako dun ah. Kasi, you know, sometimes it's the delivery of the person. Minsan talaga, pag nagbebenta sila, no, kala mo, talagang very confident sila. Tapos parang kala mo, kailangan mo talaga yung product. Pero, in reality, hindi naman talaga. And also, sa mga pagsasabi din ng totoo, minsan sa investigation, minsan napagkakamalan yung isang tao kasi kinakabahan habang sumasagot. Minsan, dahil sa pangit yung delivery, or kinakabahan ka habang sinasabi mo yung mga dapat mo sabihin, minsan, paghihinalaan ka. So, it's the framing effect. Minsan, napapaniwala tayo because of the delivery of speeches.